sobrang naman ang pilay. So may real talk video na naman tayo ngayon. Ano naman ngayon? Maipot naman akong madami. Hello mga chaps, welcome back sa ating vlog for today. So for today's video mga chaps, medyo hindi maganda kasi ngayon ang araw ng appointment ko para sa aking surgery, para sa aking gallbladder. Sa tatanggalin ng aking gallbladder ngayon mga chaps. So operahan po ako. So pupunta kami dun sa ospital kung saan ako nanganak kay Lakas. Syempre kinakabahan ako dahil first ever surgery ko talaga to in my whole life. Kahit noong nanganak ako kay Lakas, normal ako mga chaps, takot ako sa anesthesia dai. Pero wala akong magagawa ngayon, no choice ako. Kailangan ko talagang patanggal na yung aking gallbladder kasi nga daw lumalaki yung parang bato sa loob, yung stone. So kailangan na siyang tanggalin. Ay, kabado 20 talaga ako, te. Hindi lang 20, 50 pa. So yun na nga, tara let's, samahan niyo ako sa aking vlog ngayon na ang procedure ng aking operation. At alam nyo ba, magma-Mother's Day pa. Diba? Ang pangit ng timing, kaloka. So after nilang i-check lahat ng vitals ko, dadalhin ako sa operating room. Outpatient lang ako mga chaps. So after nito, pauwiin din nila ako. As long as okay lahat ng BP ko and everything, pauwiin agad ako nyan. Hi, Lord, help me. So tapos ko lang surgery sa gallstone ko, tinanggal nila yung gallbladder ko. Do you want to show the camera your stomach? That's okay. You want to do it? Yeah. Come on. Wait, that's my pepe gaga. I don't know, come on. Yeah. You have to make it fast because you don't. I'm going to pull it. Oh, careful. I have to put it back. Okay, oh shoot. Pull this one. Oh shit, more. Pull it, yeah. Ooh. Alright, close it. Alright, do you want peanuts or hot Cheetos? There you go. You want to sit up a little bit? Yeah. Okay. There's a table here, put the food in there. Alright. I have to put this down for a minute. Well, I can raise you higher. I'm gonna raise you up higher? No, you have to put this down so I can have my tape. Oh. Got you some ice. Ice. Are those going down? You might see them later if they don't agree with your tummy. We typically say, try and stay away from greasy fried spicy foods, so. It's okay, I mean, you might want to stop now, but. You just don't, you know what I mean? It's all the medication we gave you. It can't cause you to be nauseous and I've been the peanuts. It's not going to hurt you. You want some more Cheetos? I don't think it's going to hurt you. They just said because it'll give you diarrhea, but you're used to eating spicy food anyway. I think it'll be fine. So yun na nga mga chaps, pauwi na kami kasi nga outpatient ako. Pagka-opera sa akin, nagpahinga na ako sa hospital ng mga 3 hours of serving. Tapos, para makita lang nila yung vitals ko. Tapos, yun, nagsuka talaga ako mga chaps pag uwi. So, ako nasuka siguro kasi pinakain ako nito ni Michael ng Cheetos. Bawal pala yun kasi maanghang. Gago talaga to si Michael eh. So, ako nasuka sa mama yung pakiramdam ko. Tapos, nahilo ako bigla. Tapos, ewan ko babit ganun, outpatient sila. Pagka-opera ng gano'n. Diba sa Pilipinas, pinapatambay ka pa dun sa ospital ng 3 araw. Pero dito, pinauwi agad. Tapos, syempre,
Dahil nga sa ula ko talaga sa ulir at yung mga chaps, yung biyanan ko to the rescue talaga siya. Buti na lang talaga nandyan yung biyanan ko. Sakto talaga na nagbakasyon siya, tapos inoperahan ako. Kasi nga syempre siya mag-aalaga kay Morty. Bukod kay Monica, yung sitter ni Morty, nandyan din yung biyanan ko. So maraming salamat, shoutout sa aking biyanan. Shoutout sa mga chaps. Kagabi, kumain ako ng chicken noodle soup, biyanan ko. Tapos, nung nilutuan ako ni Monica ng munggo, nasuka ko siya. I don't know, siguro kasi meron daw yung isda. So, hindi ko siya nakain. Ngayon, breakfast ko ay peanut butter with a croissant. What is this? Croissant thing. If you held that down last night and you didn't throw it up anymore after the peanut, what we're going to do is right at 4 hours we're going to give you another one of those pills. Just for the first couple days you need to take the pills, because otherwise. Which pills? The little one. I already took it. I know, but you got to do it so you're not in that dire pain. Do it every 4 hours, because that's what it says on your paper. I can bring your paper. That way it doesn't wear off. And you're not going to be like, you can't make Michael some pancakes, okay? Okay. Thank you, Mom. No, no problem. Are you iMac? It's naming Kay. Oh, good job. Say open. Open. But at least it's really from the restaurant though. We have corn too if you want some. Just a little bit. Mother's Day meal. I'm supposed to be at the restaurant, but you're still recovering, so. Good. You need to. And your butters. Sana all alaga. Mother's Day meal. Hi, Mom. Hi. How are you? Hey, guys. Oh, for sure. I was meant to be here. Yeah. Siyempre, full support din ng aking mga friendship. Ayan si Jenny. Nag-attend siya ng pasalamat yes. Sa akin. Hi! Happy birthday! Happy birthday! Mami pa prutas. Alam mo, may akira ka pa. Bawal ba siya sabi? Bawal ka magchichirya. Yan ang snack mo dapat. Ata ako ba? Ata. And happy Mother's Day. Ay, taray. Thank you so much. Wala naman akong gift pa. Ano ba naman niya? My favorite brand. Akira. Taray. Ay, gusto ko yan. Yes, thank you so much. Yes, thank you so much. Michael na ako, Mother's Day Kineso. Sana, honey, you hold the key to my heart. But I lost the key. No. Look, read it. I'll read it. No. Ano to? Seriously, I think it's buried in your purse somewhere. Happy Mother's Day to the woman who fills my life with love. Ano? It's funny because you always lose stuff in your purse. A lot. Instead of the purse. Where's your message from your heart? My message? I don't ever write. Okay, say it. I'm not good at writing.
Then say it. I want to thank you for being a good mother to my only son and a good wife. Mm. And that I hope you can be a mother to my future kids too. My kid. Hirap na ako sa isa, oh, bagong opera, oh. Naisingit niya pa. Singit mo pa. One more. No, Mike, look at me. I'm suffering for, ano. This is not unrelated. After 1 month? Yeah, just one more. We need one more boy. One more. Not recording. One more again, not recording. One more. Ayan. With feelings, slow motion. Wait, we will count. 1, 2. Ayan, Michael. And I sent you the video, okay? You know, matchups, kwento ko lang. Saan ko nakuha yung gallbladder or gallstone ba yun? I don't know. Sabi sa mga kinakain, spicy. Mahilig talaga ako sa spicy. Greasy food. Siguro, syempre, matagal na akong ganun eh. So, naipon na siguro yun dun. Yung mga maalat, ganyan. So, yeah, dun ko nakuha. And, sumumpong siya ng matindi. Ang sintomas niya sa akin is palaging pagsakit ng tagiliran. And, hindi ko yung pinapansin kasi pag umiinom ako ng gamot o pag pinapahidan ko ng ointment, nawawala siya. Tapos, nung tumindi na yung sakit, talagang hindi na ako makatayo talaga. Last year pa talaga to. Hindi na ako makatayo. Last year, doon na nakita nila na may gallstone ako. Tapos sinabi nga na kailangan tanggalin yung gallbladder. Yung buo talaga na gallbladder. Ano ba yung gallbladder? So yung gallbladder, mga chaps, yun yung ating nagsasala. Nasa ilalim siya ng liver. Tapos parang siya yung nagsasala ng something. Hindi ko masyado talaga maintindihan kung ano yun. Basta isearch nyo naman sa Google. Basta nasa ilalim siya ng liver. And sabi naman ng doktor, hindi naman talaga din natin kailangan yung gallbladder. I don't know. Basta hindi ko alam. Isearch nyo lang. So yun. Tinanggal sa akin yung nasa ilalim ng liver, yung parang balloon na nagsasala. So as of right now, ang sabi ang gamutan nito is aabot siya ng 3 months talaga yung healing niya. Tapos yung pag-heal talaga ng mismong wala akong stitches, ah, hindi siya stitch, mga chaps, hindi siya tahi. Hindi siya tahi sa chan ko. Ano siya, glue ang nilagay nila, 5 yung binuta sa akin, tapos glue. Tingnan mo naman yung biyanan ko sa asawa ko. Happy Mother's Day breakfast. Ayun na mga chaps, shout out sa mga friendship ko na tumulong sa akin. Si Jenny, asawa niya si Dave, si Francis Candier, na nandito siya talaga at nakatira sa akin for a little bit. Si Monica, nag-aalaga kay Lakas. Siyempre, mother-in-law ko. Nagpunta pa talaga, nag-drive pa talaga dito. And si Shen Owens. And talaga nag-asikaso din sa akin pati sa mga vlogs natin ng Ahsoka. Also kay Cesar. Salamat, Cesar. Also, ang mga supportive friends natin, nasa online na sila. Support sila sa video call. Sheila and Sunday, thank you so much. And also sa mga anak ko sa Pilipinas, Chiba yung gimo, sa mga caretaker ko, sa empleyado ko sa Pilipinas, maraming salamat sa pag-aalala and pag-support pa rin kahit na gati naramdaman ko. And of course, my one and only husband and my son, Lakas. Thank you so much for taking care of. Talagang nagkasikaso sa akin pag CR, ganyan, pag tayo-tayo sa akin kasi nahihirapan pa ako tumayo. Pero kailangan ko na maglakad-lakad, kaya lang ko siya lakad-lakad, sabi ng doktor, para mabilis yung processes ng healing. Wala akong tahi, mga chaps. This is not a stitch. This is glue. Yung butas na 5 butas sa tiyan ko, 5 glue ang nilagay nila dun. So, hindi siya tahi. So, ang healing process daw talaga nito ay sa abot ng 3 to 6 months. Maraming salamat sa lahat na nakapaligid sa akin. Thank you so much. Again, mga chaps, if you have any questions about sa situation ko, baka mamaya nararamdaman nyo rin tong gallbladder, gallstone, kineso. Nako, mga chaps, yung mga sintomas nito, baka meron na kayo, just comment down below. I can answer you. I can try to answer kung masasagot ko. Pero as of right now, papahinga muna ako. Maraming salamat.
masarap na breakfast. This is Mother's Day breakfast ko, mga chaps. Nandito ako sa ating sitwasyon ko ngayon, bagong opera. And ang laki-laki ng bato na kinuha sa akin din yan, kalaki. Sa gallbladder ko. So, there's a tendency na pwede mo pa namang itae daw or pwede mong ipup pa yun, yung buo. Kaya lang, pag pinup mo lang kasi siya, pwede pang bumalik. So, nag-decide yung doktor na tanggalin na yung buong gallbladder para hindi na siya bumalik. Ganon. So, yun yung napag-desisyon na ng doktor. Okay, ayan, inom tayo ng Steaming Cake Coffee. Sabi ng doktor, pwede daw yung aking kape sa akin. Pinakita ko sa kanila yung Steaming Cake Coffee. Okay daw yun kasi meron siyang mga herbal sa loob. So, it will help the processing. Meron siyang Garcinia Cambogia. Meron siyang aloe vera extract. Meron siyang iba diba pang mga vitamins din siya. So, it's okay to drink your coffee because it also helps to heal your thing. So, yeah. Maraming salamat. Again, see you sa ating next vlog, mga chaps. Mm-hmm. Bye.